Balik Marikina tayo ngayon at swerte, kasama ko ngayon ang isa sa mga idol ko sa music industry. Nung bata ako, yung banda nila ang parati kong pinapanood at na-impluensyahan ako mabuti. Siya si Robert Javier, ang bassist ng bandang The Youth. Inaya ko siya kumain, sabi ko, hanapin natin yung masarap na fried chicken dito sa Marikina. Sumama naman siya. Sir, for some strange reason, masasarap ang kainin sa talyer. Ganon? Nabanggit ko kasi kay Bert na parang nasa car wash o talyer ata yung hinahanap namin fried chicken place. Ginugel ko lang at hinahanap ko rin sa Waze. Hanapin nyo lang din, Ligaya Fried Chicken. Ito na ata, pare. Ito na ba? Ayan, ito. Brad Customs. Ito na yun, pare. Tama nga. Nasa may JP Rizal ng Marikina, yung Brad Customs sa Car Wash and Detailing. Nandun yung Ligaya's Fried Chicken. Tumahawag na ako ahead. Nag-order na ako ng one whole chicken. Tingnan natin kung anong Ligaya ibibigay sa atin ito. Take out na natin at lipat tayo sa may Marikina Sports Center. Kasi sabi, somewhere around that area, nandito daw yung parisan ng mga Marikenyo. Siguro matagal na nakupwesto dito yung parisan na yon. At hahanapin namin ni Robert. Dali, Marikina Paris House. Ito pala yun. Silipin natin. Okay, wala na kaming ibang in-order ni Bert. Rekta na sa Paris. At tinake out namin kasi may kaingayan dun sa Marikina Paris House. Medyo malakas sila magpatugtog. Buti na lang, walking distance dun sa Parisan, may park sa harap ng legislative building nila. Likod lang din ng Marikina Sports Center. Kompleto na tayo, syempre. Meron tayo parating bahong, kutsara, tinidor, plato, etc. At ang maganda, ang linis nung park nila. Kaya pumuesto na kami. Picnic na to. Picnic, Bert! Parang maganda yung itsura ng Paris, no? Meron tayo dito, yes. Yung sa lugar na malapit sa legislative building ng Marikina, sa tagiliran nun, sa kanto, meron tinatawag na Paris House. Ito po yan. Medyo more than modest yung servings. Sa murang presyo, mga kaibigan, kitang-kita mo naman, solid. Hindi tayo tinipid. At yung sabaw, sauce. Sarap. Masarap pa sa pinakamasarap na masarap. Op, ito tayo. Agad tayo ng Paris. Nakita niyo yung chunky ano. Op! Sige nga, tikman nga natin yung sinasabi ni Bert na lasa. Sabaw muna yung tikman natin. Lasa ko yung garlic ng sabaw at may tamis siya. Tikman natin yung Paris. Matamis nga siya, pare. Medyo matamis nga siya. Kung ano yung lasa ng sabaw, nag-translate dun sa lasa ng karne. Yung Paris, hindi ako expert. Pero so far, yung natikman ko, ito yung pinakamatamis na Paris. Which is not bad. Welcome sa akin, mahilig ako sa matamis. Tapos yung garlic rice na to, sobrang lasa yung garlic. So, complimentary siya dun sa Paris. Lagyan natin ng chili, ah. Ang dami ng serving ng Paris. Ang sarap nung pagkamalapot niya. Yung matamis niya, sa akin unique. Ewan ko sa mga eksperto sa inyo. Pero sa akin, panalo to. Aminado naman ako na hindi kalaliman ng experience ko sa pagkain ng Paris. Pero marami akong gustong tikman.
Kung may masasuggest kayo, eh, ilagay nyo lang at binabasa ko lahat yan. Sarap, sobrang pasado. Ano yung tinikman mo, Bert? Chicken mo na, chicken. Itong chicken natin, isang lokal na sikat na Marikina ng lugar na Ligayos Chicken ang tinatawag. Grabe, ka-level niya ang Max's tsaka Saburi sa sobrang sarap. Talaga? Yes. Ba? Okay. Alam mo, hindi lang mga artificial na ginawa at na natural ang pagkaka-marinade konti tapos ano, pag saksak sa prituhan, alam mo na, muna-una hindi gamit yung mantika. Ligaya Fried Chicken, ano ba ang alam natin dito? Kwento lang sa akin to ng kaibigan kong si Artu na original na taga Marikina. Talagang Marikenyo siya at kinikwento niya dapat matikman mo tong Ligaya Fried Chicken. Itong Urig, isa to sa mga original dito sa Marikina. In fact, pinangalan ng isang lugar sa kanya, naging Ligaya Marikina dahil dating may pwesto ng fried chicken dun sa lugar na yun. At synonymous na siya, parang pagbababa yung mga tao, dyan na sa Ligaya, naging Ligaya na yung pangalan ng lugar na yun. So, ganun katanda ang Ligaya. Since 1965 daw, nandyan na sila. Hindi ko lang alam at hindi ko na-order yung atsara nila kasi yun na nakalagay sa sticker nila eh. Sa ngayon, nag-ooperate sila sa non-traditional outlet. Kasama nilang isang car wash dun nga sa may JP Rizal. At pwede naman kayo umorder. Meron silang number. Ako ginawa ko, tumawag muna ako bago ko siya pinick up. Maganda matikman nyo rin kasi may heritage tong manok na to. Yung ano, itikman ko yung fried chicken. Ligaya fried chicken. Hindi ko pa nadali yung unique taste niya, pero fried chicken na fried chicken siya. Parang may nilagay doon sa balat ng manok. Hindi ko alam kung pinarolyo sa pampalutong o nilagyan ng konting pampalasa. Wow! Unique pala yung ano niya, yung sausawan. Yung pala yun. Meron siyang sariling ano yan. Kumbaga sa Max may titimplahin kang sauce. Ito, ewan ko kung sinauna na rin yung sauce nila. May unique sauce siya. Bagay dun sa fried chicken. Parang sweet and sour yung dating. Kinamay ko na, yun ang pinakamasarap. Okay. Ito siya. Deep fried goodness. Definitely. Kasi yung juice niya, nasa loob niya, buong manok kasi. So nasil yung juice. Yung balat ang nag-cover. Kaya pag kinakain mo, present pa rin yung mamasa-masa na loob. Kita nyo naman yung laman eh. Juicy pa. Yun yung pala yung masarap na fried chicken na sinasabi nila ng Ligaya. First time ko lang ito natikman. Okay siya. Yun pala yun. Nasa tradisyon siya ng Max o Savory o Savory. Yung basic fried chicken na wala masyadong palamuti. Yung hindi masyadong nilagyan ng breading. Honest to goodness na cooking. Luto ni Aling Ligaya. So, nai-imagine nyo na noong 1965, ahead of its time, malamang. Diba? Kaya siya sumikat. Ligaya. Yun ang binibigay niya. Sol, bang picnic? Ngayon, bago umuwi, balikan natin yung saradong mga lugar nung unang punta ko sa JP Rizal na malapit lang sa simbahan na. Balikan natin yung Mama Things. Yun, bukas. Ang Mama Things, sikat sa relyenong bangus. Malalaman na natin ngayon. At tiyempo, may everlasting sila. Obligado rin daw to sa pagkaing Marikina.
bibili tayo nito. Ngayon, pagtawid mo ng Mama Things, nandun naman yung Rochas. Sarado rin to nung unang punta ko. Swerte hapon na at meron pa sila nung puto. Tikman na rin natin to. Game! Nakachamba tayo ng Everlasting at saka yung Mama Things na mailap na isda. Ay nakapamingwit tayo kanina. Excited ako, uunahin ko yung Everlasting kasi nung nakita ko to dati, sabi ko, ang alam ko kasi, Jardinera. Yung tita ko sa San Pablo, gumagawa nun eh, Jardinera. Feeling ko, kamag-anak to ng lasa ng Jardinera. Kung sa, para sa inyo na may alam ko ano yung Jardinera, nasa Lanera din yun. Tapos kumbaga eh, meatloaf natin to eh. Yung Jardinera, may buo-buo nga lang na chunks ng baboy. So parang nilagay mo yung minudo doon at nilagay mo ng binder. Mula sa itsura nito sa labas, itong Everlasting, eh, parang giniling siya. Titikman ko ha. Never pa ako nakatikim nito. Pero mukhang sa labas, itlog din yung binder niya. Eh. Mukhang ganun yung itsura yun. Mmm! Tamis alat siya. So meron siyang tamis na parang giniling yung texture niya. Isang general observation lang sa pagkain ng Marikina. Mahilig sa may konting tamis. Bukod sa pasas na ginagamit, madalas gumagamit ang Marikenyo ng pickles. Masarap din pang bukas ng lasa. Pampaiba. Ulam na matamis, ganun ang dating. Mm. May mga carrots din siya, gaya nung itsura nung karne ng Villanong Bangus. Masarap nga siya, siguradong bagay dun sa atsara na binibenta rin ni Mama Things. Tikman natin ha. Atsara at saka Everlasting. Mmm. Siyempre bagay. Okay siya. Ang isa pang in-expect ko eh baka lasang ano siya, embutido. Hindi naman. Meron siyang sariling personality. Masasabi nating Marikenyo nga ang Everlasting kasi unique siya. Ang nagpa-unique sa kanya eh hindi siya kagaya ng texture ni ganito. Meron siyang sariling texture. At meron siyang lasang kanya. So, okay to. Urig Marikenyo. Ulam na medyo may tamis. Mmm. Pwede. Meatloaf ng Marikenyo. Ito naman yung relleno ni Mama Things. Unahin natin subukan yung merong part na deep brown. Yung may sunog ng konti. Masarap yan. Iba siya doon sa may banda loob na malambot na may moisture. Tingnan natin ha. Okay. Yeah. Masarap pa rin siya. At hindi ako magbibiro. Kalasang-kalasa niya yung una ko natikman. Kung bibigyan mo ako ng taste test na nakapikit, hindi ko malalaman kung alin ang alin. Pareho siyang masarap. Magka-presyo naman siya. Quality relleno'ng bango siya. So, nakakadalawang relyenong bangus na ako sa Marikina. Eh, maganda. At eto na. Ito na yung hinuhulaan kong
So tingin ko mag-open ng goodness tong banana ketchup na to. So ito na, susubukan ko na. Eliano Bangus and banana ketchup with brown rice. Okay. Tama ang hula ng utak ko. Bagay siya. Yung ulam Pinoy o yung pritong Pinoy, may mga ganyan deep brown. Bagay yan sa banana ketchup eh. Subukan nyo. Kung hindi kayo fan ng banana ketchup, subukan nyo sa pritong Pinoy na ulam. Mmm. At perfect na umabot tayo sa puto ng rochas. Tingnan na natin ha. Kumakapit-kapit pa yung kanin. Malagkit kasi. Wow! Grabe to. Mm. Puto kutsinta ang dating. Hindi ko alam kasi naubusan ako ng kutsinta. Sabi puto na lang daw. Pagbukas ko naman, mukha naman siyang kutsinta. Kasi yung kulay kutsinta eh. Tapos yung ibabaw naman niya na mamasa-masa, parang pag niluto mo pa ng matagal, magiging kutsinta. Ganun lang yung ano ko ha. Pero airy yung ilalim. May bilog-bilog. Hindi katulad ng kutsinta na solid siya, walang hangin. Pero yung overall lasa niya and experience sa mouth and taste, parang kutsinta na may hangin. Tama, parang puto kutsinta na mayroong keso. Ang sarap kainin, pati yung size niya, sliders yung dating. Parang pag inilagay mo dyan, sunod-sunod na yung kuha mo. Hmm? Parang kumakain ng maning adobo. Doon na kala na ganyan. Fun to eat. At saka, masarap yung lasa. Isa na namang patikim ng Marikina na busog sa lasa at ligaya. Pero, syempre basta sa Marikina, kulang ang isang buong araw para talaga ma-appreciate mo. So, babalik-balikan natin itong syudad na to. Part 2 na to, malamang aabot pa tayo ng part 6 sa sobrang daming masarap kainan dito. Gusto ko lang banggitin na walang ibang katulad ang Marikina dahil sa kalinisan niya. Pinakamalinis ata ito na syudad sa lahat na napuntahan ko. At hindi sila masyado nagyayabang dito. Ginagawa lang nila. Nililinis lang nila. Malamang pudpud na ang mga walis tingting dito sa syudad na to. Okay yun. Sundan natin sila. Yun.